matagal nang usap-usapan ang tungkol sa Dimanoy Lost City of Biringan sa Samar. Ang bago rito, meron daw na diskubring bagong lagusan patungo roon. Isa na siguro sa kwentong bayan na pumupukaw magpahanggang ngayon sa interes ng madla. Ang di umano mahiwagang syudad ng Biringan sa Samar. Napakaganda at napakayaman daw nito. May makukulay at matatayog na mga gusali. Pero ang mga nakatira raw dito, mga engkanto. Kinatatakutang puntahan dahil maaring hindi ka na makabalik. Marami ang nagsasabing nakapunta na sila roon pero wala pang nakapag-video o litrato. Yung sinasabi nilang Biringan, kuya, totoo ba yon? Biringan? Oo. Hanggang kamakailan lang, nag-viral ang isang video. Guys, dito guys, walang kabayan na to. Na di umano, napasok at na-videohan ng isang vlogger ang maalamat na syudad ng Biringan. Pinadala kami ng tatay ko ng itak kasi sabi niya, napakadelikado daw dito sa lugar na to. Hindi pangkaraniwan niya yun, nilabot ako. Natatakot nga. May malaking lugar. Nanggaling sa bundok. Sa video makikita ang isang lalaki na naglalakad sa isang madilim na kakahuyan. Try nating makipag-communicate sa kanila guys kung tutulungan nila tayo kung saan yung Biringan. Maya-maya pa. Kasi kanina pa tayo naglalakad ay doon. Bakit ayaw? Hindi sila makipag-communicate. Sa likod niya, makikita ang Dimanoy kumpul-kumpul na ilaw. Sunod nilang narinig ang tunog ng mga sasakyan. Palagay mo galing sa kalsada? Guys, dito guys, walang kabayan na to. At iyak daw ng bata kahit pa sila'y nasa kagubatan. Parang iyak ng bata. Ha? Iyak ng bata? Iyak ng bata? Iyak ng bata sa baba. Sa baba? Paniniwala ng vloggers, narating na nila ang The Lost City of Biringan. Sibat na tayo, sibat na tayo. Ang naturang video, kuha raw sa bayan ng Gandara sa Samar. Dito sa Gandara po, marami pong mga portal ng alabasan ng sa Biringan. Doon dumadaan yung mga taong dinadala doon sa Biringan City. Ang dating daycare teacher na si Lorraine, makailang ulit na raw nakakita ng mga tumatawid papunta sa Biringan. Habang nagtuturo ako, sabi ng mga bata, "Ma'am, ma'am, mayroon dumaan. Parang nakaputit." Kumilabot ako. Papunta doon sa likod ng bakod ng school namin. Imposible po mayroon dumaan doon. Para makapunta doon, kinakailangan daw tawirin ang ilog ng Gandara. Pagdating sa pampang ng ilog, nakilala ng aming team ang matagal na ritong bangkero, si Tatay Orlando. Pinakyaw ako ng engineer galing Maynila. Pag-ikot pa lang namin nakikita yung pagsangan, tinganga na sila na matatas na yung mga building. Maging si Tatay Orlando, nakita na rin daw niya ang mahiwagang syudad. Maganda yung daanan, maliwanag yung daanan, malinis, mga building talaga, mga tataas. Bumiyahe tayo doon, huwag na maingay kung may makikita na, no, na kababalagan. Kasama ang PNP, ang MSWD at si Tatay Orlando. Sa araw na ito, tatangkain daw nilang puntahan ang Dimanoy mahiwagang Biringan City. Matapos ang 30 minuto, tumambad sa kanila ang isang isla. Di umano, dito raw nagsisimula ang daan patungo sa Biringan City. Pero paglapit nila roon, sinalubong sila ng alon.
Dito na tayo sa Beringan City. Yung yan, dito na ang sentro. Susunod, ang diumanoy Lost City of Beringan sa Samar. Tatangkaing pasukin. Maglalagay tayo ng palatandaan para hindi tayo maligaw. Nag-i-store din sila. Parang may nakakatingin sa atin. Ano nga bang mangyayari sa diumanoy Beringan City? Ano pong mangyayari, kuya? Bayaran tayong policy. Sobrang liwanag tapos nailang. Aywan ko kung nakakita kayo ng nakikita ko. Susunod na! Ang sinasabing The Lost City of Beringan, meron daw lagusan o portal sa bayan ng Gandara. Yung barangay namin, isa rin sa ano sa portal papuntang Beringan. Kaya tinangka nila itong puntahan. Makalipas ang 30 minuto, tumambad ang isang isla kung saan di umano matatagpuan ang mahiwagang syudad. Dito na tayo sa Beringan City. Maglalagay tayo ng palatandaan para hindi tayo maligaw. Malayo na yung kahoy doon sa baba. Baba na yun. Habang may itinuturo si Tatay Orlando. Ano nangyayari? Parang ayaw talaga i-storbo yun sila. Sound check, 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 check. Nagluluko kanina pa to. Ayaw nga pa talaga. Parang may nakakatingin sa atin. Makita pa nga kaya nila ang maalamat na syudad. Ayon kay Tatay Orlando, nasa kinatatayuan daw nila nung sandaling yon. Ang diumanoy Beringan City. Dito tayo sa may Beringan City. Mga building hanggat dito, pasintarun. Malalaki talaga, mataas. Mga sibin, ganyan, may 5. Puti, may blue, sobrang liwanag, tapos mga ilaw. Yung mga tao, parang hindi mo nakikita. May manumanaan talaga ng mga sasakyan. Pero ang team namin na sumama sa kanila, hindi naman ito nakikita. Maya-maya pa. Mahirap pag magabi tayo dito. Ayaw ko ng gabi. Hindi nila tayo makakabalik pagbaba. Hindi tayo dito ma-trap talaga. Habang nasa biyahe. Ano pong nangyayari, kuya? Tanggal lang yung ano? Yung tanggal yung tali. Madalas bang nangyayari talaga yan? Ngayon lang. Payata tayong paalis ng kuya. Hanggang ligtas naman silang nakauwi. Aywan ko kung nakakita kayo ng nakikita ko. Mayroon ba kayong nakita doon na syudad na sinasabi na mga building? Wala naman. Samantala, ipinakita namin sa mga otoridad ang video na kuha ng mga vlogger ng di umano mahiwagang syudad. Yung ilaw na nahagip ng camera, mga bahay-bahay po sa lugar na yun. Kasi may mga nakatira dyan sa gilid ng kalsada, yung papasok ng Gandara. Iyak ng bata sa baba. Sa ano, bata na narinig nilang umiiyak, galing yun sa bahay. Huwag masyadong magpaniwala doon sa mga ganyan. Ano? Wala naman pong nare-report na nawawala dito ng mga tao. Hindi po gawa-gawa yun. Sobrang nakakatakot yung lugar kasi ramdam ko hindi mga puno yung nasa paligid ko. Yun yung nagpapatunay na yung pinuntahan ko is yung biringa na yun. Nakikita ko yung mga liwanag. Pagkikita natin ng bundok, parang dumilim na siya. Yung mismo kinatayuan namin, yan na talagang Beringan. Kasi hindi talaga lahat ang pinapakita niya na tao. Yung sa Beringan, matagal na yan. Ang Beringan City daw ay advanced city. Dapat irespeto natin ang paniniwala ng tao tungkol sa Beringan. Ang purpose ng myths o ng mitolohiko ay magbigay ng idea sa mga tao na may mas ikakaganda pang bagay na pwede nilang makamit. O yung paniniwala mismo sa mythological places na ginagawa nila yon para isang warning. Kunwari, nilagay nila ang lugar ng Beringan sa gitna ng Katarman at Calbayog City kasi sa gitna nun, siguro maraming masukal na lugar. So, binibigyan nila ng warning yung mga tao na huwag kang pumunta dito dahil pwede kang mapahamak.
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.